Hello, Katipa. Paring Don here. May papakita ko sa inyo na gitara na mumurahin lang 1,001 ba? Ganun lang, 1,000 plus lang. Mumurahin, cheap guitar. Ayan. In 6 months, ganyan na nangyari. Umangat na yung aking tuning peg. Kita nyo ba? Oh, problema yan. Hindi ko na magagamit yan. Eh, lost thread na sa kahoy yan. So, yan yung risk, Katipa, ng pagbili ng mumurahin. Pwedeng ganito ang mangyari sa atin or kung ano man. Kaya nga yung iba ang ipinapayo. Itono mo ng E-flat standard yung gitara. Pagka ganyang gitara ang binibili mo, tapos pagkakagamit, luagan mo. Yun ang payo para sa mga bumibili ng murang gitara dahil pwedeng ito ang mangyari. May mga trabaho ka pang dapat gawin. So ayun, yun lang ang masasabi ko. Risk ang pagbili ng mamurahing gitara katulad nito. Eh, kayo, kung gusto nyo ipagsapalaran ang 1,000 plus ninyo, total, makakatugtog kayo ng sa loob ng 6 na buwan. Or swertihan, humaba pa. Eh yun, gawin mo yung trabahong pinapagawa sa iyo. Luagan mo, E-flat standard mo. Nagba-vlog pa man din ako. Kailangan ko pa man din yung gitara. Kinancel ko na yung vlog. Anyway, it's still your decision kung ano ang trip ninyo. Eh, sige lang. Disiplina lang, di ba? Pwede namang disiplinahin na. Yun na nga, may routine kang gagawin sa pagtotohanan. Actually, yun naman ang ginawa kong experiment dito sa gitara na ito. Hindi ko niluluagan, hindi ko ini-E-flat standard kasi gusto ko malaman kung ano magiging resulta. Gusto ko malaman ang shelf life. Parang pagkain ang buhay ng gitarang ito. At ayan, eto na nga, nalaman ko na. Tapos na ang experiment. Umabot siya ng 6 na buwan, October. October last year, November, December, January, February, March. Hindi pa nga aabot ng 6 na buwan eh. Kasi April something lang, April 10 lang ngayon. Eh, magno-November ko nakakuha ito. Alright? Paring Don here. Appear.